Hello mga ka-wonders! Isa na namang late upload. Ang van camping adventure na ito ay nangyari pa noong Holy Week last year, 2023. Yes, alam nyo na, busy sa work, sa negosyo at sa buhay. Pero goal ko this 2024 ay makapag-upload na ng madalas kahit gaano pa kami ka-busy. So samahan nyo kami sa aming adventure mula sa San La Union hanggang Labi River sa Nueva Ecija. Andito kami sa may Ohana Way. Sa may Camp Avenue kami nag-park, lumabas kami, punta kami doon sa napakalaki lang shore na yan. Sinalakad namin dito sa may Ohana Wave kasi merong swimming pool. Car camping pa rin yung trip namin. So titignan lang namin kung pwede kaming gumamit ng swimming pool nila. Ayan, meron din silang bar. Kaya na pa naghanap si nanay ng cold coffee. Grabe, ang laki ng shore nila oh. Wow, pati yung wave ang lalaki. So ito kami ni Shello Bear. What's up Shello Bear? Unfortunately, wala daw available na room, sabi ni nanay. Hindi rin kami pwede mag-park. May available na room pala, pero wala daw linen. Kasi nga, yung linens, hindi pa nababalik nung pinagpalaban nila. Tama? Dapat hindi pala bandera na lang. Okay. Kami lang yung palotri, oh. Oh, agad yan. Charot. Anyway, balik na kami rin sa ano. Sayang, kung hindi kasi pwede mag-car camping, mag-rooms kami para makapag-swimming sa Cielo. Pero okay naman ako sa van life lang muna tayo. Yun na, ituloy na natin yun. Meron naman tayo dyan. Alan, kompleto naman tayo dyan. May kape pa dyan. Iwan ko lang kung expire na yung... Ayun. Ayun, si nanay sa likod ng mga bata. Mag-i-inquire. May nakita kaming spot dito. Ayun, yung mga sasakyan lang ni dito. Baka pwede kami dyan mag-park. Kasi CR tong black. May pumasok kasing naka... Ano eh, may tali sa ulo ng tuwalya. So malamang CR yan. And katabi lang din siya ni Camp Avenue. Ayun ang maganda dito. Halos beachfront na rin siya. Ayan lang siya, oh. Tapos, eto na. Bigla na wala yung hangin. Parang pinatay ang electric pan. Wala nang hangin. Ayun. Ayun, bumalik na siya ulit. Ayan, masarap na ulit yung hangin. So, sana maging successful kami sa, anong to. Mas maganda rito, eh. Tapos, yung mga gusto mag-tent pitching, eto lang siya, oh. Ayan, ano pa yun ang Camp Avenue. So, meron din hanggang labas pa nga kung ayaw nyo na medyo may kapitbahay. Ayan, mahaba-haba siya. Sana may party mamaya. Party, sorry. Sana may live band mamayang gabi dito para gumanda naman yung ano. Ganda ng panahon, no? For me, ito yung magandang panahon. Hindi yung maaraw, hindi umuulan. Ganyan lang, tatakpan lang siya ng ulap. Napakalilim niya. Sana hanggang bukas ganito para maging maganda yung pagtambay natin sa dagat. And bukas kami uuwi dahil sobrang traffic kanina. Bawang hanggang San Fernando hanggang paakitan ng Baguio sa Naguilian Road. Grabe na yung traffic. So yun, private event pala yon. Tapos kung sakali mampayagan kami, isasara din yung gate in a few. Tsaka di pa siya open for public. So next time siguro, pwede tayo dyan. So hayaan nyo na lang akong mag voice over dahil napakalakas ng tugtog dito. May stage kasi dito para sa banda and may DJ booth din. Sa mga mahilig ng tent gaming, pwedeng-pwede kayo dito sa Camp Avenue sa San Juan, La Union. Tenta palipas kami ng librito. Tignan namin naman kung maging okay yung tugtugan ng mga banda. Kung may chance. Kung may chance. Tulad na namin lumabas, kaya lang sobrang sikip dun eh. Halos dami nakaharang, parang wala ka rin lalabasan talaga. Siya nag-try na kami tumawag sa several resort. Wala. Close talaga yung bagong halos. Maski parking lot, close na. So ito kami ang ano, ako, ano, si swing. Oo, oh, diba? Kain tayo ako ng chiswing. Parang nakakalula ito pag nagiinom ka, no? Lalo kang mahihilo. So, pipila kayo doon pag gusto nyong kumain. Ayan, order kayo doon. Pila yun, no? Hey, yes, you order. Galing din ang lugar natin, no? Yung kubo lang na gano'n. Parang pinagtag-pinag pa yung kubo and then mga tent. Pasok! Budget friendly. Namanubro ko din sa sasakyan, tapos kinuha ko na rin itong power bank para makapag-charge tayo bago matulog. Siyempre, para ma-document natin yung mga pinagagawa natin. Hinihirap ko na siya yung quickscape na yung ginawa nating park para kung mapunuman, hindi tayo mahirap ang lumabas.
Lalo na kung maisipan naming lumabas na madaling araw. Alright? So ito na yung nag-charge siya ng 44%. Kanina 56% nung bumaba kami. Medyo challenging yun ay mainit, malangkit. Yes. Talaga pag nag-van life kayo. Nasa Pilipinas tayo eh. Unless umakit kayo ng Benguet, Mountain Province yan. Medyo malamig-lamig. What if? Akit kami. Okay kami dito kasi may dagat eh. Marami namang campsite sa Baguio. Kasi lang, gusto namin may maliliguan, may masisimingan. Kasi pag dun lang, wala. Kwentuhan lang, luto, kain, parang sa bahay lang din. Ayun, nandito lang kami sa may shore. Laki ng shore nila. I'm not sure. Hindi siya kita rito talaga eh. Pero sobra. Ganda. So may plano na kami ni Nanay. Matutulog kami na mga hanggang alas 4 siguro dito or alas 3. Then di diretso kami ng Labi River. Aha! Ha? Diba? Kasi wala. Wala na talagang ano eh. Space pa sa ibang lugar dito sa La Union. And then yung Labi River, matagal na namin pangarap ni Nanay yun. Pero sana nakamotor. But since ito na yung pagkakataon, edi idiretso na namin. Dahil bukas, hindi pala bukas, sa Monday, may pasok na ulit si Cielo. Yes, punta kami ngayon madaling araw para bukas makauna kami dun sa space na gusto namin maipark sa sasakyan. Hindi kami sisiksik sa parking space nila. Ayun, ilog gaming tayo bukas sa Labi River. Ow! We have to go to the market kasi mayroon kaming cook set at ihawan. Para mahapag ihaw-ihaw mahabang nag-ano. Kaya tayo, 10:16 PM. Ngayon pa lang kami kakain ng Shell. I just keep that in my egg because I don't really like that type of egg. Ayan, meron tayong long silog. Ayan, binigay sa akin ni Shell yung extra egg niya. Meron siyang bacon silog. Long silog din si Nanay. And hinihintay na lang namin yung extra naming, I mean yung sisig na in-order ni Nanay. Tapos tutulog na kami after nito. Alright, time right now is 10:51. Tapos na kaming kumain. Yeah, nagpe-prepare na kami. Nalaglag yung ilaw natin, Elo Bear. Nagpe-prepare na kami. Si Cielo gusto raw dito sa may harapan. Matulog. Okay. So doon kami ni Nanay. Sa likod. Sa likod sila dumaan dahil puro halaman yung gilid namin dito. I'm not sure kung kita. Ayun o. Okay na rin yun. Walang ibang makakadaan. Kami nga din makadaan eh. So mas safe. Pwede namin buksan yung gilid. Mas mahangin, di ba? And yung power bank andyan. May electric pan kami nila. Ayos! So ito yung gamit namin electric pan. Ayan. May charge yan. Pero hindi ito tatagal. So kailangan igamitin namin yung portable generator namin or malaking power bank. Ayan, si Cielo Bear. Gusto lang niya dyang mahiga. So yung camping na yan. Camping light namin. Maliit lang yan. Pero, ang lakas niyan. Sakit nga sa mata eh. Ayun o. So, dahil itutok sa kabila. Ayusin lang namin yung setup. I-charge ko na itong electric fan gamit yung ating USB cable. So, ayan yung setup namin. Ito yung likuran ng van. Dito yung ulunan namin. And then, naka... patong na yung upuan doon. Sandalan, tsaka yung pinakang upuan para nakadiretso yung paa namin. Actually, kaya kami tatlo rito. Ilang beses namin nagawa. Ewan ko lang kay Cielo, mas bet daw niya doon sa may harapan siya. Wala daw siyang pillow na. You can use my pillow, anak. Pero for sure, lilipat yan mamaya pag natakot yan. So, ito yung pinakang setup. So, ayan yung pinakang setups. Ito yung mga sasakyan. Hello, good night. Ito na. Good night. 10:45 na. Antok na antok na kami. Tapos na kami mag-toothbrush. Hugas ng paa dahil puro buhangin kanina. What time are we leaving nga ulit? Ayan, diretso yung paa namin. Ah. Ayan. Alis kami ng mga 1 o'clock to 2 o'clock para makarating kami sa Labi River ng mga alas 6. Alas 7, kumay kasamang stopover and palengke. Yep. Excited. Matutupad ng pangarap. Sheila, say goodnight. Goodnight guys. I'll do an update with you guys later at 12. Alright. Goodnight. Goodnight.
guys, the band is still playing, so we're about to go na. And it's this, oh no, she's right, not sleeping. So I just slept here. Yes, I did not sleep in the front. I felt too scared, so I slept. Now we're gonna be going, so I'll show you an update later. Alis na kami. Nagtulog pa rin si nanay. Medyo gising na naman ako. Kaya ko na mag-drive. Si nanay, kailangan ng mega na lang talaga. So solo ko rito. Pag di ko na kaya, tigil na lang kami ulit somewhere. Matagal pa naman, malayo pa naman yung ano. Masyado alas dos na to ng madaling araw. Pero napakadami pa ding tao and medyo mabagal ang daloy ng traffic dito sa surfing area ng San Juan. Buhay na buhay ang gabi sa dami ng tao. Good morning! Saan tayo tayo? Gabaldon. Going 5:01 wala akong nakitang gasolina. Ayun! May isang gasolinahan. Kasi yung pinakarga natin halos ubos na rin. Jeep na kami yon, pangalawang gasolinahan. Okay, safe. Time right now is 5:41. Natulog kami kanina sa may Petron Binalonan dahil hindi ko lang talaga kaya. Tapos, eto si Shelo. Ayun o. Dire-diretso yung tulog niya. Si nanay, namamalengke. Andito kami ngayon sa may Bungabon Nueva Ecija Market. After nito, sabi ni Waze, 17 kilometers or 18 kilometers. Is nandun na kami sa may Labi River. Siyempre, kailangan lang namin ng food. Nakakita ko ng Angel's Burger kanina. Ilang ako ibili ni nanay. Huwag na daw yun. Nakakamiss din ng Angel's Burger. Wala kasi nun sa Baguio. Pero meron kami rong Pakdal Burger. 7 kilometers. Labi River na. Start na din nung zigzag. Good morning, Bungabon. Morning, driver. Sir, good morning. Good morning, sir. Meron po tayo, sir, na environmental fee po, 10 pesos po. Wala pang bayad yung PWD, senior citizen, below 7 po. PWD. Opo. Tapos sir, 1,000 po sir yung cottage natin ngayon po. At holiday. Pwede po, bang hindi mag-cottage, sir? Kasi meron naman kaming owning camper van, may owning tong van namin. Ah, Pangulo. President. Hindi na raw sila magkakatik. Ilan po ba kayo? Tatlo lang po. Ay, hindi na raw sila magkakatik. Tatlo lang kami. Dito lang kami sa van. Yung sir, ang bayad lang po kay environmental. Sige po. Okay. Sarap nga ng ngiti ni sir eh. Ilang kubo yan tayo. Narating namin yung Labi River, kaso nagka-problema. Tingnan yung mga bato. Ito yung mga bato na ba? Ito yung nangyari. Ito yung nangyari. Stuck tayo. Iatras ko dapat siya dito. Diyan. Nga lang, dahil sa laki ng mga baton to, yan, lumubog na siya. Good morning! How are you? You get stuck, Nak? You okay? Ayun na, may nakuha namang help si nanay. Ayun sila, sir. Ayan, naglalakad sila, sir. Ayan sila, sir. So, ayan, lumubog nga kami. Pero marami na ba lumubog dito? Sir, marami na ba lumubog dito? Marami na ba lumubog dito sa sasakyan? Help kahapon. maraming salamat sa inyo mga sir. Dahil sa inyo nakaalis kami dito. Hindi kayo nagdalawang isip. Tumulong kaagad kayo. At least yung ating ano, balahura. Bahura pala, balahura. Pagkabahura eh. Malamang 5 minutes. Balahura. Buti na lang, andun sila sir. Sakto, may nangangalakal doon. May tulong naman doon, kaya lang nagtatawag pa eh. So matatagal lang kami. So ito na yung aming setup ngayon. Binalik namin yung awning. Grabe. Hinangin siya. Tumaas, tapos bumaloktot yung dito niyang part. Pakita ko sa inyo ah. Ayan. Ayun o.
bumaloktot siya. Actually, patay sa taas eh. Minor lang naman yan for sure. Pero grabe yung lakas ng hangin eh. May pantali kami dito ng tent. Kaso ayoko nang ipusta. Okay na siguro ito muna. Dito na lang kami sa ilalim nito. Pwede naman dito. Ayun yung ilog oh. Anyway. Pwede na rin siguro ito. Maganda naman yung panahon. Sakaling umaraw. Bahala na ulit. Pag sobrang init, baka ibalik namin ni nanay. Talian na lang namin. Ayun yung ilog oh. Maapoy na yung ilalim yun, baka akala nyo. Tagdagan natin ng papel. Fire shield, sure ball. Carton. And pie. Ayan, so dito kami magsasaing dahil wala kami nabili ng butane. Konting baga pa. Tapos ito na yung setup namin. Tinalikod namin dahil ando naman yung araw. Oh. So hanggang dito siya. So bago pa siya dumating dito sa amin, tumurok, nakauwi na kami dahil hanggang alas dos, alauna, alas dos lang naman talaga yung trip namin. Dahil may pasok pa si Shelo bukas. So kailangan niya makapagpahinga na maaga. So ayun, may baga na siya. Ako pa ba? So yan po yung basurahan namin. Siyempre dapat pag magka-camping kayo, meron kayong basurahan at dadalhin niyo pa uwi. Ano ba naman yung isang panya sa sasakyan niyo, di ba? So yung rice, malapit na maluto, mga 2 years na lang. Hindi, maluluto yan syempre. Wala pang 5 minutes yan eh. Si nanay and si Shelo, nahinihintay ako, ayaw mag-swimming mag-isa. Patingin ang anin. Mausok-usok. Bagay na bagay sa tanghaling tapat. Wala pa pala tanghali. You know? Oras ay alas 8, no? Yeah. Brunch tayo. Para mamaya swimming lang ang swimming. Ayan. Magluto lang ako maghapon. Tama. So ito, dapat ibabalik namin yung awning ditong side na to kasi yung hangin dito galing sa kaliwa eh. Pero hindi na rin kasi mukhang maraming magpa-park dito. Sabi rin ni Kuya maraming magpa-park. So yes, as a consideration, hindi na namin siya ilalagay. Total, nalililima naman kami ng bubong nung ano yun. Ayan o. Pag dumating mamaya, nasa stopat na yan or andi dito na, pauwi na kami nun. Again, hanggang 1 PM or 2 PM lang kami. Oh, ang bango ng baboy. Yun o, meron pa rin o. Tsaka itlog maalat na may kamatis at sibuyas. Yes! Tara, swimming tayo ulit. Shelope, let's go! Hello! Ito ang aming simpleng handa. Kanin, liyempo, at pansit canton na binabanata na ni Shelo Bear. Yun. Meron pa pala kaming itlog na pula. Ito. Oh, galing ni nanay, no? Ito yung kanin, no? Asan yung kanin? Ah, nilipat nga pala namin dito. Nilipat namin dyan. Ito sa usawan, sibuyas, kamatis, at toyo, may kalamansi. Ayun, no? Diba? Para sa liyempo. Simpleng almusal namin. Ayun lang yung tubig oh. Kaling, chill. Alright, magandang tayo.